Naghiwalay na po sila eh. Noong? Tapos, noong 2012. Si mama at saka papa mo nung time na yon? Kaya, sabi ko, doon naghalo-halo yung iniisip ko. Kasi nag-aaral po ako noon. Ako po talaga yung nakipaglaban na lang po ako para makabili ng mga gamit ko pang eskwela po. Tapos, nung naghiwalay po talaga sila ni Papa tapos ni Mama, yun, tumigil na din po ako. Kaya na, nakapag-asawa po ng maaga. O si Andrino, pa-subscribe po. Yan, maraming salamat. Makakasama nyo at magiging katuwang aalali sa mga nangangailangan. Jose Andrino. Dito po tayo ngayon sa barangay na ito, ay sa bayan ng Dunsol, upang bumili po tayo ng gatas at bigas para po sa ating mga pupuntahan ngayon. At abangan nyo po mga kalingap ang ating ma-vlog ngayon kung sino ang ating pupuntahan at madala ng bigas at saka gatas. Ngayon mga kalingap, tara, samahan nyo kami. Bibili tayo ng gatas. Hmm. Eh, saan na yun? Si Miss Maganda. $1.3 kilograms. Ito na lang, Tio. Ito lang po. Oo. 720. Mr. Gentry. Pang ilang ano yun? 1 to... 1 to... 3 years old. 3 years old. Oh, okay. Okay. Ta. Mr. Gentry. Dalawa sanang bibilin ko, kaso nga lang, yung bigas, kailangan makakakuha din tayo ng bigas na 25 kilos para dun sa, ano, sa mag-ina. Kung dalawa ang bibilhin, wala na, kulang na yung pambili ng bigas, no? Kulang yun. Okay. Thank you, Tay. Bigas na lang. Bigas bibili natin. Meron tayong gatas na dala. Kaya mga kailingap, meron tayong nabiling gatas ngayon. Bigas naman. Saan na si Tatay Papsi? Okay. Thank you.
Oh, yan yan po diyan, tama. Magkano yung 25 kilos te? 1225. 1225. Tapos yung 5 kilos. Yung 5 kilos. Magkano ang 5 kilos sa ate? Ito Tiger 265. Itong ano? Key. Dito sa Cherry Blossom 285. Dito 60. Oh, dito lang muna sa Kings at ito naman ang dati natin binibili. Yan, apat yan. Bigyan mo ako ng apat na tag 5 kilos. Tsaka isang 25 na ano. Yung Tiger. Oo. 265. Diyan sa ano te? Diyan sa... Ay, walang 25 kilos sa Kings. Ay, o sige, yun lang sa ano lang. O yun sa Tiger na lang po. Apat na 5 kilos. Tapos, isang ganyan. Yun na lang sa'yo, sir, na King na 5 kilos. Opo. Okay po. Bali, apat doon. Tapos ito. Isa nito. Isa dyan. Okay na to, te, ha? Opo, sige po. Kunin ko na to. Tapos yung 5 kilos po, apat. Opo. Tapos dito sa King, apat. Apat. $2,265 lahat na yun. $2,265. Nakakali itong 5 at saka 10. Halos parapas ang kulay. Okay, tara na. Punta na tayo sa pupuntahan. Okay? Kaibigan, nasa lugar nito, kabundukan. At doon po ang ating target nino pupuntahan, mga kaibigan. Hello po, nanay. Taga saan po kayo, nanay? Po? Taga Didi. Ah, taga rito? Saan po anong pupuntahan mo? Oh, saan pong bahay nyo na eh, dyan? Ay, doon kayo nakatira? Yung mga kaibigan, meron po siyang nakatira sa doon. Ingat po, nanay. So, mga kaibigan, mga kalingap. At dadalhin ko na po yung para doon sa ating pupuntahan ngayon. Alamin po natin. Panoorin nyo lang po ito, mga kaibigan, mga kalingap, yung aming gagawin ngayon. Na, mga kalingap, ito na yung ano natin. Dadalhin natin. Gatas na nestogen 3. At saka bigas po na 25 kilos. Mga kaibigan, mga kalingap, samahan nyo kami doon sa sino ba yun? Si Vanessa. Yun, tara mga kaibigan, puntahan natin. Itong dala natin, mga kaibigan, na bigas na 25 kilos, naisip kasi ng
nagpabot ng tulong na ito, no, mga kaibigan, na 25 ang dadali natin na bigas, kilos, para medyo marami-rami, para matagal-tagal po. At ito, pati na rin itong gatas, no, maraming salamat po kay Kindred TV. At siya po ang nagpaabot ng tulong, mga kaibigan, para kay Vanessa. At hello po. Ako naman po yung hermano po, no? Sa sitwasyon po kasi, mga kalingap, mga kaibigan, ni Vanessa, naintindihan ni Kindred TV yung sitwasyon din ni Ate Vanessa, no? Kung kaya, at sabi niya, pwede ako magbigay ng 25 kilos tsaka yung bigas. Yeah, ito na yung bigas at saka gatas. Malapit-lapit na tayo, mga kaibigan, ito sa lugar nila. Upo muna tayo. Muna. Upo muna tayo. Upo muna kayo, mga kaibigan, mga kaliyo. Iningal ako dun. Ang layo. Ito yung ano. Masarap pala itong bigas na daw. Ito first class. Yung bigas na ito. 25 kilos. Maganda-ganda to. Bigas na to. Punta na tayo ulit. Dalhin ko na natin doon. Yung personal, ano kasi, personal po. Dahil kasi yung ano na yan, karamihan kasi sa mga batang kagaya niyan, 16 years old. Kasi isipin kasi nila kaagad yan, paano kaya ito, mag-aaral pa ba ako, ituloy ko? Kasi kung ituloy ko ang pag-aaral ko, mayroong magandang kahinatnan. Ngayon, pag hindi ko ituloy ang pag-aaral ko, ang kahinatnan, ganito, nasasadlak sa kahirapan. Pero kung naisip mo siguro noon yan, ate, baka siguro, kung may balik nga lang yung kahapon, ano? Pwedeng gawin. Minsan po gawin, talagang ano? Naiisip ko din yun. Kaso uli na, wala na, nagawa na. Mm-hmm. Pumapasok po yun sa isip ko. Hindi ba pumasok sa isip mo, ate, na kung pinagpatuloy ko yung pag-aaral ko, ano, baka siguro wala ako rito or anong nangyayari sa akin, baka nasa ibang bansa ako. Pumapasok po. Baka nasa school, ganun. Pumapasok po yun sa kung isip. Nakatapos ka sa pag-aaral, siyempre, maisip mo yan na nandun ka na sa trabaho ngayon, ano? Oho. Mm-hmm. Naramdaman mo rin ba, ate, naisip mo ba na ano, na nung kagaya nito, nagkapamilya ka na, mayroon ka ng tatlong anak, naisip mo ba, pumasok ba sa isipan mo na paano kaya kung ipagpatuloy ko pa ang ano ko, yung pag-aaral? Naisip mo ba yun din, pumapasok ba sa isipan mo yung mga ano na yun, mga bagay na yun? Sa totoo lang po, hindi po pumapasok sa isip ko po ngayon kasi mas iniisip ko po yung pangangailangan nila. Sa kaya kung
saan po ako kukuha ng pagkabuhay namin, yung kakainin namin, hindi po talaga pumapasok sa isip ko. Kasi gusto ko, sa anak ko po muna yung focus ko. Mm-hmm. Oo, dahil lalo, nakikita mo naman din, ano naman din natin, kami naman din mismo nakasaksi din na yung sitwasyon mo rin dito. Hindi naman din talaga basta-basta din na, ano, na ang pagpapamilya talaga ay parang ano lang, parang kaning sinusubo, iluluwa mo lang yan kapag napasok ka. Hindi ganun ang pagpapamilya. Kaya kailangan talaga dyan, kung ano yung pinasok mo, kailangan mo talaga na panindigan hanggang sa makasurvive, no? Makaraos. Eh siyempre, andito na tayo sa ganitong sitwasyon at pagtuunan na lang talaga natin ng pansin ngayon yung mga bata, yung mga anak mo. No. Diba? Dahil kasi nga, ika nga, ang mga bata angin ang tanging kayamanan. Oo. Hmm. Mama! Anong malay natin pagdating ng araw? At sila naman ay mag-aaral. Oo. Oh, siyempre, ipapa-realize mo naman din sa kanila, ituturo mo naman din sa kanila kung ano yung naranasan mo nung maaga kang nag-asawa. Ipapaintindi mo rin sa kanila na hindi basta-basta na kukuha ka lang din kaagad ng obligasyon. Dahil kapag nagkaroon ka ng obligasyon, ang mangyayari, ganito, kagaya sa nangyayari ko. Pero ito kung ano, kung may pangaral mo sa mga anak mo yan, siyempre wala ka namang anak na babayan o ate Vanessa. Puro lalaki naman ang anak mo. Pero maituturo mo pa rin sa kanila yan. Dahil kasi maisipan mo rin, eh lalong-lalo na, yung mga anak mo puro lalaki, sino ang magsushoulder sa problema kundi ang lalaki dyan, di ba? Siyang padre di pamilya. Kung siya ay magkakapamilya na. Kaya kailangan, pag nag-aral, dapat pag-igihin. Nang sa ganun, pag nagkapamilya, ay maranasan din yung buhay na marangya. Hindi yung ganito na pinasok natin yung problema na sana ay hindi naman natin diyan papasukin kung hindi natin kayang lampasan. Dahil siyempre ginawa natin yan, kailangan din nating malusutan. Ika nga, kailangan natin magawa ng paraan. Mm-hmm. Ikaw, Ate Vanessa, ano ang masasabi mo sa ating mga manunood? Siyempre, mayroon din tayong mga manunood na yung hindi pa nag-asawa. Ano ang masasabi mo sa kanila dyan na mga viewers natin, lalong-lalo ni mga kababayan natin na nandun sa ibang bansa? Karamihan din mga kasamaan din natin sa ibang bansa na mga OFW ay nagtrabaho sila doon para sa pamilya. Hindi na nila inisip yung sarili nila para lang ano makapagpadala ng pera sa pamilya. Kaya hindi na nila inisip yung sarili nila. Anong masasabi mo dun sa kanila, Ate Vanessa? Anong may share mo sa buhay mayroong pamilya? Sa mga kabataan po ngayon, sana po kung pinapag-aral po kayo ng magulang nyo, mag-aral po kayo, huwag kayong magbulakbol. Kasi darating po yung time na halimbawa nag-asawa kayo, doon kayo makaka-realize na sayang, sana pala noong pinapag-aral ako ng magulang ko, nag-aral ako, hindi sana ganito yung buhay namin ngayon. Hindi sana kami naghihirap ng ganito. At sana din po sa mga OFW po na mga nanay man o tatay, sana po mag-isipin nyo rin po yung sarili nyo po. Kasi pag uras po na kayo po yung nagkasakit, pamilya nyo rin po ang mawawalan at mahihirapan po. Kaya sana po, kahit papano, intindihin nyo rin po yung sarili nyo at manatili po kayong malusog. Huwag po magpapalipas ng gutom. Yan po. Yung karamihan kasi din sa mga OFW, kahit na nasa trabaho na sila, para lang din talaga makakuha din sila ng lakas, ang ginagawa nila, nagtatago sila na kumakain kung saan-saan lang nagtatago. Ang iba nga, nasa ano pa ay, nasa loob ng CR sila nagtatago. Yung mga kasama na OFW ng mga kababayan natin,
Ganun ang ginagawa nila, pero hindi po naisip ng pamilya nila, no, na yung mga tao na yun, eh, naghirap din sila doon. Ang akala nila, eh, pinupulot lang basta-basta. Pero hindi nila alam na nagpakahirap yung magulang nila doon sa ibang bansa para lang mayroon may papadala sa pamilya. No? Pagtusto sa pag-aaral. Pagtusto sa pag-aaral. Tapos sinasayang lang nila. O yun na nga. Yun ang ano doon. Kaya kailangan talaga sa mga nanonood po, mga kaibigan, mga kalinga, sana ay pakapulutan nyo ito ng aral. Ah, itong sinasabi po ni Ate Vanessa ng mga kaibigan ay isang paalala sa mga anak ng mga kababayan natin na OFW na nandun po sa ibang bansa na nagpakahirap para lang sa kanilang pamilya. Sana itong panawagan ng mga kababayan natin din na mga OFW ay kapulutan din nila ng aral ito. Lalong-lalo na yung naranasan din ng ating Vanessa, ni Ate Vanessa, no? Ang hirap din ng kanyang naranasan dito na sitwasyon. Nakikita niyo nun po ang sitwasyon niya. Nagkaroon siya ngayon ng tatlong anak, mga kaibigan. Pero hindi po rin siya sumusuko. Bagkus ay pinaglalaban niya pa rin ang kanyang karapatan para lang po ano, na mabuhay, no? Na kumakayod, ano, kahit anong gagawin, basta lang mabuhay yung kanyang dalawang ay tatlong anak. Kaya mga kaibigan, mga kalingap, diyan sa mga nanonood natin na mga kabataan, sana po ay kapulutan po natin ang aral to. Huwag po nating baliwalain, no, yung ating mga magulang na andun sa ibang bansa na nagpakahirap sila para lang tayo ay mapagpaaral. Kaya mga kaibigan, sana ay intindihin ninyo yung kung ano man ang sitwasyon ng mga magulang natin sa ibang bansa para po mabuhay, no? Kaya maraming salamat sa inyong lahat, no? Sa mga taong naka-appreciate, no? Maraming salamat din kay Ate Vanessa at sa kanyang kwento ng mga kaibigan ay mayroon po tayong napulot na kaalaman para sa kanyang sitwasyon ngayon. Kaya maraming salamat din po, ano, sa sponsor na si Kindred TV sa kanyang pinadala sa atin na pambili po ng gatas at saka bigas para kay Vanessa. Kaya maraming salamat din po kay Ate Inday PB, kay Ading Laura Imbirekt Official, at kay Ate Dol Dumundon, at kay Ate Christopher Musilio, kay Ate Joy Meat, kay Ate Honey Gold Vlog, kay Ate Susana Bartolata Mix Vlog. Maraming salamat po. At muli mga kaibigan, maraming salamat muli kay Kuya Bal Santos Matubang at kay Ate Edna Vlogs, kay Kalinga Prab. At ang inyong abang lingkod po mga kaibigan, Kalinga Pose. At yun po mga kaibigan, pakisuportan po natin, no? Tatay Papsi TV at Maramara 77 Vlog. Muli, huwag po ninyong kalimutan ang ating mga sponsor na nagpaabot ng tulong, Laura M. Biraket Official at Kindred TV. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Anong masabi mo, Ate Vanessa, sa kanila? Maraming salamat po sa inyo, sa tulong niyo po sa aming mag-iina. Ayan. Kaya muli, magkita-kita muna na naman tayo ulit sa sunod po nating pagpunta po natin, mga kaibigan, dito, no? At sana ay pala rin tayo na makapaghatid ulit ng tulong para po kaila Vanessa. Kaya maraming salamat muli. Bye-bye. God bless. Mag-ingat po kayo lahat. Love-love lang po ang bawat isa. Magmahalan lang po. Bye-bye. Mga kalingap, siya ang inyong kalingap na lagi na andyan. Jose Andrino, hey! Jose Andrino Vlog. Mga kalingap, mabuti niyong kaibigan na maaasahan niyo anuman ang problema. Pagtulong sa mga nangangailangan ay di titigil sa kanyang kabutihan. Siya ang kalingap niyo, makakasama niyo, tutulong hanggat makakaya para sa inyo. Sa kanyang
kanyang mga video. Maraming mga taong natutulungan at buhay ay nababago. Mga kalingap, lagi lang kayong nandyan, laging nakasuporta kay Jose Andrino Vlog. Mabuti sa kapwa, mga kapuspalad, kahit anong unos, di kayo iiwan. Ano man ang problemang dumaan, laging merong Jose Andrino Vlog. Mga kalingap na laging nandyan, sama-samang magtutulungan. Ano man problema, may maaasahan ka na makakasama, malalapitan, di magsasawa na kayo'y tulungan. Mga kalingap, siya ang inyong kalingap na lagi na andyan. Jose Andrino, hey! Jose Andrino Vlog. Mga kalingap, ano man problema, may maaasahan ka na makakasama, malalapitan, di magsasawa na kayo'y tulungan. Mga kalingap, siya ang inyong kalingap na lagi na andyan. Jose Andrino, hey! Jose Andrino Vlog. Mga kalingap, sa mga charity, para sa mga bata, sa mga feeding program, siya ang kasama. Kahit gano'ng kalayo, kanyang pupuntahan. Gabundok man ang daan, tutulungan yan. Mga pabahay, pagbibigay ayuda, pag-abot ng tulong sa kababayan. Mga pamilya, walang kakayahan, di magdadalawang isip, makipagtulungan. Bahay na tagpitagpik ay bibigyan ng kulay, gagawing maayos para sa magandang buhay. Pagsubok lang lahat, kaya nalampasan, basta lagi kasama natin ang may kapal. Ano man ang problemang dumaan, laging merong Jose Andrino Vlog. Mga kalingap na laging nandyan, sama-sama magtutulungan. Ano man problema, may maaasahan ka na makakasama, malalapitan, di magsasawa na kayo'y tulungan. Mga kalingap, siya ang inyo.